Nung isang araw pa namin nalaman nito, Wednesday pa lang, sinabi na sa amin, kasi tinanong namin sa SMNI, confirm ba yung maisog sa Bulacan? Nalaman na po namin doon pa lang na talagang ginigipit na daw itong maisog. To the point na binabantaan yung private na may-ari nung grounds na kung saan pagdadausan. Kasi nga, walang pumapayag na politiko. Nagigets nyo? Kasi siyempre, kunwari, I mean politiko, local government. Siyempre, kailangan, kunwari, ikaw ay nasa lungsod ng kung anumang Bulacan dyan, yung mayor ng Bulacan na yun, kailangan ka magpaalam doon. Lugar na pagdadausan mo. Ang hindi mo kailangan ipaalam, kailangan mo lang i-inform, hindi humingi ng permit, pag itong lugar na ito ay private. So, naghanap yung maisog organizer ng private. Okay? Ng private place. So, nung nahanap na nila, ilang beses daw nag-cancel, ilang beses din pinuntahan ng mga kalalakihan at winarningan yung may-ari. Binantaan yung may-ari. Gusto mo bang matulad dun sa iba? So, yun ang tunay na dahilan po nun. So, ito ho yung, ang hindi ko namin na-elaborate nung Wednesday dahil as much as possible, hindi muna nilalabas para hindi maipit. Yan ang ginawa sa mga organizer ng isa sa gawang Maisog Peace Rally sa Bulacan. Sa kabila po nito, hindi umano sila nagpatinag dahil walang makapagpigil sa gaganaping peace rally. Si Almar Forzuelo, sorry po! Report! Iba talaga ito siya, no? Idol ko ito eh. Si Report! Ang tawag dyan, Human Compressor. Alam niyo yung human compressor? Para sa mga sound tech, ano dyan, technician. Yung compressor, yung ano eh, pasigaw, kahit sumigaw ka, humihina. Report! Ganun. Human compressor to si ano eh. Di ba? Tuloy natin, ha? January 25, 2024, unang isinagawa ang Maisog Rally sa Davao City. Dito nagbitaw ng mga maanghang na salita ang mga Duterte laban sa administrasyon ni Marcos Jr. Sa nasabing rally, nakita ng mga Pilipino na mayroon pa silang masasandalan at boses sa panahon na tila bulag, pipi at bingi ang kasalukuyang administrasyon sa mga problema ng bansa. Matapos ito, ay sunod-sunod na ang ginawang Maisog Rally na dinaluhan ng libu-libong Pilipino. February 25 sa Cebu City at ang pinakahuli nito ay sa Tagum, Davao del Norte. Pero hindi kagaya ng mga naunang rally, naging mahirap para sa mga taga Davao del Norte na isagawa ang rally dahil bago pa man magsimula, pinatawa na ng suspensyon ang gobernador ng city. Dito nagbitaw ng mga maanghang na salita. Ito, maganda yung sinabi nito. Ito yung lagi nating pinopose, eh, di ba? No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Tama ho yan. Yan ho ay nasa ating konstitusyon. Napaka-importante po niyan. Yan ang ating karapatan po yan sa konstitusyon. Sabi diyan, hindi pa pwede magpasa ng kahit na anong batas na pigilan ng freedom of speech, expression, or press of the right of the people, karapatan ng tao, magsama-sama, mag-assemble para sa isang mapayapang paglalabas ng kanilang saluubin tungkol sa gobyerno. Yan ho ang pinangahawakan. Pero even nandyan ho sa ating konstitusyon yan, yan po ay kadalasang tagong inaabuso ng mga local government, lalo na pagkakalaban nila ang magdadaos ng rally. Yan doon ang katotohanan sa bayan natin. Lalo na ho ngayon. Ngayon talagang sagad sa buto ang pag-uusig, panggigipit sa mga lumalabat at nagbibigay boses ng ating government official. Talaga naman mga siraulo din ito mga ito. Ang mga Duterte laban sa administrasyon ni Marcos Jr. Sa nasabing rally, nakita ng mga Pilipino na mayroon pa silang masasandalan at boses sa panahon na tila bulag, pipi at bingi ang kasalukuyang administrasyon sa mga problema ng bansa. Matapos ito ay sunod-sunod na ang ginawang Maisog Rally na diniluhan ng libu-libo. Grabe naman po kasi ang dami ho nito eh. Kaya marami nang natakot eh. Sobrang dami po nito.
Ito pong rally na ito, sobra-sobrang dami itong huli sa Davao del Norte. Kaya nga, abangan nyo ho itong sa Bulacan. Naku po, nasa mga taga-Norte. Ibong Pilipino, February 25 sa Cebu City, at ang pinakahuli nito ay sa Tagum, Davao del Norte. Pero hindi kagaya ng mga naunang rally, naging mahirap para sa mga taga-Davao del Norte na isagawa ang rally. Dahil bago pa man magsimula, pinatawan na ng suspensyon ang gobernador dahil sa pagpayag nito na magkaroon ng rally sa lugar. Ngayong April 28, 2024, araw ng Linggo, muli na namang aarangkada ang Maisog Peace Rally. Ngunit sa kakataong ito, gaganapin ang rally sa Bustos, Bulacan. Ito ang kinumpirma ng Transparency, Accountability, Peace and Security or TAPS Coalition. Ang nasabing grupo ay binubuo ng iba't ibang sektor gaya ng mga magsasaka at mga mangingisda, grupo ng mga chuper, religious groups at Muslim sector. Ayon kay Sabi nito ni Rachel Robinson, sakirin ng Grand Sancerre, hindi ba pwede? Siguro tinry din nila, kaya lang ewan ko kung pinayagan kasi hindi natin alam eh. Siguro ko si Yorme yan. Pero alam ko kasi ang Quirino Grandstand hindi meron kasi tinatawag na public na pwede talaga magdaos ng rally. Hindi ko lang alam kung papaano sila ginigipit. Hindi naman po ako parte ng organizer na Maisog. So hindi ko po alam. Okay, kung bakit to siguro ewan ko ma'am ha, siguro baka hihuhuli, hindi ako sure kung yun. Pero gayunpaman, antay lang po tayo. Verdel de los Santos, chairman ng Bulacan Defend the Flag, kilusang pagbabago na pinahirapan sila na makakuha ng permit para sa Maisog Rally. Sinika po namin na magkaroon ng schedule. Even ang national organizer kasama po namin na makipag-usap sa mga LGU. At kala po namin okay na dahil na-pencil na yung schedule. Pero nagtataka po kami every time na bibigyan po kami ng bagong schedule, after few days, binabawi. Dahil mahirap makakuha ng permit sa mga LGU, lumapit sila sa private sector. Nag-shift po kami ulit. Tiningnan ulit namin yung batas pambansa 880. Ang sabi po doon, kapag private property. Sabi dito, Freedom Park, di na kailangan ng permit. Ang alam ko din. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ako sure kung tinry ba nila. Kasi kahit ba sabihin natin hindi na kailangan ng permit, kahit pa paano, kailangan mo pa rin i-inform yung local government. So, I'm not sure if they did that kasi may nagsabi ba dito yung sa Taguig, baluarte ng mga kayatana yan, ba't hindi dyan? Hindi ko nga alam kung lumapit sila o hindi. So, yung part na yun, hindi ko po masasagot sa inyo. Okay po? O, kung ano man ang kanilang diskarte. Baka siguro inuuna nila muna yung mga hindi sure. Kasi minsan, di ba, importante rin yun eh. Uhulihin mo na yung siguro parang last resort yung mga alam mong sigurado. Hindi ako sure. Yung pagdadausan ng rally, hindi na po kailangan ng permit, pero kailangan po i-inform ang local government. Ang problema, maging ang private sector na kanilang nilalapitan ay tinatakot. Huwag lang ituloy ang Maisog Rally. The whole of March, hanap po kami ng hanap ng private place para lang maidaos. Ngayon po, nagtataka po kami noong una bakit nasa private na may pumigil pa rin. Ngayon, humanap po kami ng venue ngayon. Pangalawang private property. Nakipag-coordinate po kami ulit sa LGU, sa Provincial Police Office, para muling ipaalam na tuloy na po yung peace rally natin. April 19 po yun sa pagkakatanda ko. 2 o'clock ng hapon. Ngayon, ilang oras lang po nunting araw na yon, tumatawag po yung may-ari ng property. At ang sabi po, mayroong dalawang SUV na pumunta. May tatlong lalaki po na naka-black jacket. Parang office jacket siya. At nakabaligtad yung ID. At ang sabi po, huwag payagang idaos ang Maisog Rally dun sa property nila. Kung gusto man nila idaos yung Maisog Rally, huwag sa Bulacan. Baka ika magaya. Ito na naman yung mga anti-Cayetano. Nasaan na ang Cayetano? DDS pa rin na siya. Huwag nyo hong itanong sa kanila. Ang itanong ninyo kung nagpaalam ba yung Maisog sa Taguig. Kayo, husga kagad kayo eh. Huwag nyo, hinuhusgaan nyo kagad eh. Paano rin sa Maynila? Hindi naman tayo sigurado. Di ba? May Freedom Park naman. Bakit hindi doon? Hindi natin sigurado. Huwag muna tayo manghusga kayo kaysa nagkukuha kayo ng kaalyado. Hinahati nyo na naman eh. Siguro, impluensya sa inyo ni
ng mga MDS ito eh. Sa governor ng Davao. Sa ngayon ay maayos na ang lahat at kasado na ang Maisog Rally sa Bulacan dahil mayroong galing sa private sector. Napaka-obvious ka, Alex eh. Sa totoo lang ha, napaka-obvious ka. Yung style mo, style MDS eh. Na nagpahiram sa kanila ng venue. Sa kabila nito, hindi natatakot ang mga taga-Bulacan sa mga ginagawang panggigipit ng mga nasa kapangyarihan. Mm. Ako po, hindi takot. Makulong, nako, mabugbog. Nako, si basta Panier. Iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Yun. Kaya ako sa lahat, mga kasama, nakahanda ako. Sa pag-uusap pa lang namin kahapon, baka malagay ka sa alanganin. So be it. Huwag ako'y mamatay para sa kalayaan natin mga magsasaka. So be it. Gusto ko lang maging malinaw ito sa ating lahat at sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon dyan sa telebisyon. Na tayo po ay hindi galit kay BBM. Tayo po ay narito upang sabihin natin sa kanya kung ano ang mga bagay na hindi natin nagugustuhan sa kanyang pamamalakad. Nako, maraming magagalit yan sa'yo, sir. Maraming magagalit yan. Alam mo naman yung iba dyan eh. Hindi bukas ang isip. Kasi, alam mo, iba dyan, ano eh, galit na kagad gusto ng revolusyon. Tandaan ho natin, ha? Para ho sa mga tunay na DDS at hindi MDS. Sa mga tunay na DDS, patuloy na sinasabi ni Pangulong Duterte na hindi niya gustong pabagsakin ng gobyerno ni Marcos. Dinawi natin yan. Katulad din ang sinasabi nito. Paulit-ulit nilang sinasabi yan. Kasi, alam nyo, ipapaliwanag ko sa inyo yan. Ha? Napaka-importante kasi nito. Eh. Para maunawaan ninyo. Ha? Para maunawaan ninyo kung ano ang dahilan kung bakit ganyan ang laging sinasabi ng ilang mga organizer at ng ilang katulad ni Pangulong Duterte. Dapat ho eh, maintindihan natin na we are not here to create war or rebellion or revolution. Hindi yan ang gusto ng ating Pangulong Duterte. Malinaw po. Ngayon, kung gusto ninyo nang ganyan, abaho, eh, gumawa kayo ng sarili ng organisasyon nyo. Umakyat na rin kayo ng bundok. Hindi kasi alam mo, ito ah, para ho sa kalinawan, nagagalit tayo sa mga NPA. Nagagalit tayo sa mga komunista. Pero minsan, yung asal natin, parang ganun. Kung nagagalit tayo, di ba, sa ganung klaseng asal, dapat hindi ganun ang ating pamamaraan. Eh dapat ho, nakikinig tayo sa mga leader na tulad ni Pangulong Duterte. Katulad nito, sinasabi, hindi naman gustong pabagsakin. Kailangan lang natin ilabas ang ating saloobin para ang gobyerno magbago, hindi bumagsak. Malinaw? Kasi ho, matakot po kayo, okay? Matakot po kayo doon sa mga vlogger na inuudyok kayong magalit lang, inuudyok kayong magrevolusyon lang, maniwala ho kayo, nangyari na yan nung panahon ni ERAP. Okay? Nung panahon, hindi, panahon pala ni, ano to eh, ni, yung, ang nagrarally na yung mga geologs na. Naalala nyo noon, yung panahon ni Gloria yun eh. May mga gusto magpatalsik kay Gloria, may mga public, mga politiko, na kaalyado ni ERAP na gustong patalsikin si Gloria. Inudyok nila yung taong bayan. Ginalit nila hanggang nagwawala, nagrarayot na. Naalala niyo yun? Nagrarayot na ang tao. Tapos, nung nagkahulihan na, nawala yung mga politiko. Naintindihan nyo? Yan ang problema kasi sa mga politiko eh. Minsan, uudyokin lang kayo magalit. Ngayon, iba na. Mga vlogger na udyukin kayo magalit kasi it's for their content. It's not really for the best of this country. Gagalitin lang kayo para lang may content sila. Meron silang meron kayong viewers kasi tandaan niyo hate views yan eh. So pag ginawa sa inyo yan, kayo punong-puno kayo ng galit, mali na diskarte. Tapos pag nagkagulo na, dati yun, ganun nangyari nun eh. Nagkakagulo na. Biglang iniwan sila sa ere. Yan ang totoo. Eh, ang problema, may mga ilang vlogger na pinipilit kayong galitin nang wala na sa lugar, tapos, sa totoo lang, wala naman silang ambag. Bakit? Wala naman sila dito sa Pilipinas. Pag nagkagulo,
yung mga tayo, mga Pilipinong namang, hindi ka, hindi pala ako, kayo, mga Pilipinong nagpauto sa kanila, magagalit kayo, tapos magre-revolusyon kayo, pero kayo lang mapapahamak, yung nagpagalit sa inyo, ayun, mapayapang nagkukrus. Mamaya pag-uusapan natin yan. Hindi, sa totoo lang ha, kaya nga, paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte. Ha? Ito ang ating ang dapat ipaglaban natin. Protektahan natin ang konstitusyon. Ipaglaban lang natin ng tama. Huwag ho tayo mag-ano ng revolusyon. Kasi tandaan nyo si Pangulong Duterte, batas. Alam nyo, personally, ayoko na lang magsalita. Maraming nag-uudyok kay Pangulong Duterte na, Mr. President, panahon na, para ganito. Alam mo lagi sagot niya? Abogado ko eh. Hinding-hindi ako papabor sa ganyan. Alam mo, yun ang kinabilibang ko. Kaya ako proud Duterte supporter. Eh. Not just because Duterte. Hindi. Hindi ko ginagamit si Pangulong Duterte. Yung iba dyan ginagamit. Oh, ako, proud akong Duterte supporter because iba siya mag-isip. Hindi siya yung, ah, hindi, basta lang, gusto ko lang ng revolusyon. Hindi siya ganun eh. Batas. Abogado siya, yung tama lang. As a matter of fact, paulit-ulit niya sinasabi, ayoko kasi ang makikinabang anak ko hindi maganda. Kung sakasakali mang mangyari yun, uudyukin ko ang anak kong mag-resign. Ganun ang ating presidente na si Duterte. Kaya ako, proud akong Duterte supporter. Hindi ho nang uudyok ng alam na ikakapahamak ng mga Pilipino. Naintindihan ho natin. Mamaya, ipapaliwanag ko pa sa inyo yan kung bakit inis na inis ako sa mga MDS. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, alam mo, for swallow, SM na yun. Winawarningan ko na po pala kayo ha. Kung kayo ay MDS, umalis na po kayo kasi masasaktan kayo sa sasabihin ko mamaya. Ngayon pa lang, sinasabihan ko na kayo. Okay? Sorry, pero kung kayo ay MDS, get the fuck out of my channel. Understand? Dahil kung nasaktan kayo doon, mas masasaktan pa kayo mamaya.